Hello guys, welcome sa channel natin. Magandang araw sa lahat, lalo na sa mga subscriber ko at sa mga palaging walang sawang nanonood sa video. Welcome guys sa inyong lahat. Ang video natin na to ay isang katanungan na maaaring itatanong sa inyo pag nasa interview ka. Lalo na pag nag-apply ka ng papuntang abroad or Canada o kahit saan, o kahit sa mga office lang sa Pilipinas o sa kahit anong institusyon o trabaho ang ma-applyan mo. Pero isa ito sa mga palaging itatanong ng mga employer sa inyo guys. Where do you see yourself in 5 years? Kasi ang tanong na to ay tinatanong nila kung ano ba yung masasabi mo sa employer kung nandun ka ba sa kumpanya nila hanggang 5 years or lalampas pa or mag-stick ka sa company nila ng matagal. Ito yung tanong na posibleng hindi mo alam. Tsaka guys, malalaman nyo, may mga dalawa akong halimbawa nito na sagot. Pwede nyo itong maaaring gagamitin pag nasa interview kayo. Where do you see yourself in 5 years? Ito ay isang tanong na maaaring gamitin. Isang potential na itatanong sa'yo sa isang interview sa trabaho. Ang kanilang mga layunin na maaring itatanong nila ito sa iyo at karaniwang upang mahanap kung saan ang iyong plano o ambisyon sumakto sa tunay na at tama sa trabaho na gusto mong a-applyan. Kung ikaw ay ngayon mo lang nasalubong o na-encounter ang tanong na ito guys at walang katiyakang kung saan ikaw ay nakaramdam na kung ano ang gusto mong maging sa 5 taon. Pero ngunit maaari mo pa rin makabuo ng isang magandang sagot nito. Maraming mga employer na gusto bilang tugon sa ibang tanong sa interview na ito ay isa kung saan ka maaaring tumugon ng mas pangkalahatan. Sikaping tukuyin ang 2 o 3 pangunahing puntos tungkol kung saan ka nais na maging sa 5 taon mula ngayon. Ang pagsagot sa tanong na to guys ay ang pangkalahatang mga tuntunin at maaari ding kapaki-pakinabang dahil ito ay maaari ding nagpapakita sa employer na tumugon ka ng maayos upang baguhin ay handang matuto sa mga trabaho at gagampanan ng maayos. Ito na guys, ito yung mga dalawang pwede mo maaring isasagot sa tanong na to. Where do you see yourself in 5 years? Ito ay isa sa mga halimbawa, pero 2 to guys. Ito ang una ko lang babanggitin. Ang unang sagot ay makikita ko ang aking sarili na nagtatrabaho pa rin para sa iyo at sa kumpanya. At magiging ganap na mahusay na isa sa iyong manggagawa at ginagampanan ng mabuti ang aking trabaho at pagganap sa isang patuloy na mataas na pamantayan o naaayon sa standard na trabaho. At sa ngayon, nandito na ako sa panahon na maging matatag sa pagtupad ng trabaho sa iyong kumpanya sa loob ng maraming taon na darating at ipagmamalaki ko kung tawagin kang isa ka sa aking amo sa kumpanyang ito. Mapapakita ko ang sarili ko bilang sa mga respetadong miyembro ng kumpanya mo. Isang taong maaasahan lalo na sa trabaho at mga tungkulin bilang isang mabuting manggagawa sa kumpanya na ito.
Yon ang una kong halimbawa sa tanong na where do you see yourself in 5 years? Pero guys, may pangalawa pa akong halimbawa ng sagot sa tanong na yan. Ikaw lang mismo ang mag-ano kung saan ano ba yung pipiliin mo or saan ba yung gusto mong isasagot. Depende lang sa iyo, guys. Ito naman yung pangalawa kong sagot sa where do you see yourself in 5 years? Talagang nakikita ang aking sarili sa pagtatrabaho pa rin para sa iyo dito sa kumpanya mo dahil gusto ko o mahal ko ang aking trabaho na ito. Natutugma kasi ito sa gusto kong maging trabaho sa kumpanya mo. Ako ay lubos na kagampanan ng maigi at husayan ko nang maayos ang aking trabaho, lalo pa rin sa pakikisama ng mga kasamahan ko sa trabaho at patuloy kong pagbutihin ang aking trabaho sa darating pang mga taon sa kumpanya. Dahil gusto ko ang trabaho na ito, umaasang makukuha ang buong target ng kumpanya at siyempre makikita mo ako bilang isang bahagi ng inyong plano sa hinarap para sa tagumpay ng inyong kumpanya. Yon ang magandang mga sagot, guys. Nasa inyo lang kung ano yung pipiliin yung sagot. Ito lang yung masasabi ko, guys. Mamimili lang kayo sa dalawang sagot na yon. See you, guys. Maraming salamat sa mga nanonood. Shout out kay Patsambalang sa Adelaide, Australia. Maraming salamat, guys, sa mga nanonood, sa mga subscriber ko, sa mga viewers ko na palaging nanonood. Maraming salamat. See you next video, guys. Bye-bye.